Kamusta mga Brad? Ang McDonald's ay isa sa pinakakilalang na restaurant sa buong mundo ngunit hindi ito lubos na kilala ng ilan. Paano ito nagsimula hanggang sa ito ay lumago? Sa paglipas ng panahon, ang lihim na pinagmulan nitong negosyong ito ay binuksan sa publiko. Ngayon, tatalakayin natin kung paano ito lahat nagsimula hanggang sa pag-usbong nito. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Maraming tao ang wala ng oras na magluto sa bahay. Sa halip, mas gusto ng mga ito na humanap ng alternatibo na mabibilan ng pagkain na kapag in-order, ito'y masaserve na agad-agad. Dito nagsimula ang konsepto ng fast food chain. Ang unang fast food eateries ay lumitaw sa USA. Sila ay kabilang sa sikat na White Castle Network. Ang mga hamburger na nasa menu ng restaurant ay talagang kakaiba. Noong 1937, binuksan ni Patrick McDonald ang The Aerodome Restaurant sa Monrovia Airport sa California. Makalipas ang 3 taon noong 1940, inilipat at binuksan ang restaurant ng kanyang 2 anak na lalaki na sina Maurice at Richard o mas kilala sa Mac at Dick na mula sa San Bernardino, California at tinawag itong McDonald's. Nagsimulang gumamit ng kakaibang strategy ang magkapatid na siyang nagpasimula ng prinsipyo ng fast food system. Isang mabisang assembly line ang kanilang naging konsepto. Mabilis at magandang serbisyo ang kanilang naging bentahe sa restaurant na mayroon lamang mga simpleng menu ng hamburgers, cheeseburgers, french fries, shakes, at soft drinks. Mula sa isang simpleng menu, ang McDonald's ay na-manage ng mabuti. Dahil dito, hindi na kailangan kumuha ng maraming empleyado para sa kusina. Nung maglaon, pinakilala ang sistemang self-service. Ang pangailangan para sa mga waiters ay nawala. Ang presyo ng branded hamburgers ay nabuwasan ng kalahati at nagsimulang maging 15 cents. Bagamat ang restaurant ng McDonald's ay medyo maliit at hindi katulad ng mga restaurant na malalaki, taong 1945 ang bilang ng mga customer nito ay nadagdagan at unti-unting dumarami. Halos 300 na bawat araw ang kumakain dito. Nakatulong ang lokasyon nito at ang lugar ay naging popular. Ang bilang ng mga tao ay lalo pang lumaki. Ang taunang return of investment ng McDonald's ay nagsimula nang umabot sa $200,000. Sa mga panahong yun, malaking halaga na yun. Kapansin-pansin ang mga unang disenyo ng kanilang restaurant. Ang magkapatid ng McDonald's ay naglabas ng chalk para pangguhit sa isang tennis court. Pagkatapos ay tinawag nila ang mga crew nila at pinatakbo sila sa buong espasyo para ipakita kung gaano kakomportable magtrabaho sa isang improvised kitchen. Dito nagsimula ang disenyo ng kusina ng McDonald's mula sa pagguhit sa tennis court. Ang magkapatid na Dick at Mac ay hands-on at nakikibahagi para sa pagpapabuti ng technological process ng McDonald's. Ang kusina ng restaurant ay binubuo ng mga stainless na kagamitan. Nakapwesto ito sa mga lugar kung saan nakakapagtrabaho ng komportable ang mga empleyado at mahusay na nagagampanan ang function ng bawat isa. Dahil sa mahusay na pagsasaayos sa working place ng mga crew, ang pagkain ay naisaserve ng mabilis. Ang McDonald's ay naging tanyag sa mga lokal na residente. Ngunit ang kwento ng paglikha ng McDonald's ay hindi doon nagtatapos. Ang McDonald's Brothers Restaurant ay patuloy pang nakilala. Sa paglipas ng panahon, ang mga tao ay nakabibili na ng pagkain dito na hindi na kailangang umalis sa sasakyan. Dito nabuo ang konsepto ng drive-in. Ang bagong restaurant na binuksan noong 1948 ay isang malaking tagumpay. Ang queue sa counter na umuorder ng hamburger ay umaabot na sa 100 na tao ang bilang. 2 taon ang lumipas, ang magkapatid na sina Dick at Mac ay naging mayaman at respetado. Nagsimula na silang imbitahin sa mga malalaking salo-salo. Nakabili ang magkapatid ng isang malaking bahay na isa sa pinakapopular sa San Bernardino, Illinois.
ang halaga ng 25-room mansion ay $90,000. Ang pangalan ng magkapatid ay naging kilala sa buong California. Ang taunang return on investment ng fast food restaurant na McDonald's ay unti-unting umabot sa $350,000 kada taon. Ang negosyo ay itinatag at inoperate ng perpekto at maayos ng magkakapatid. Ibig sabihin, sila ay tumatanggap na ng matatag na kita. Ang mga franchise nung time na yon nagsisimula pa lamang. Nagpa siya ang McDonald's na ipa-franchise ang kanilang fast food restaurant. Bumuo sila ng architecture ng mga bagong restaurant, isang estilo na mula sa utak ng magkapatid. Ang ideya ng Golden Arc o gininto ang arko na hugis letter M sa restaurant ay mula din sa magkapatid. Sa nagdaang panahon, ang sikat na Golden Arc ay naging isa sa mga pinakamatagumpay na simbol ng komerso sa buong mundo. Sinisikap ng magkapatid na ibenta ang mga franchise ng kanilang restaurant. Ngunit ang mga bagong restaurant ay hindi nagtagumpay kasi ang mga may-ari ng franchise ay binago ang mga menu sa original na restaurant. Nilabag ang technological process na binuo ng magkapatid at madalas ay hindi pinapanatili ang kalinisan sa kusina sa restaurant. Sa madaling salita, ang ganitong sitwasyon ay hindi angkop sa magkapatid na perfectionist na si Dick at Mac. Kaya tinigil nila ang pagpa-franchise sa kanilang restaurant. Ang isang maiksing kasaysayan ng McDonald's ay hindi mabubuo kung hindi kasama ang isang tao dito. Walang iba kundi si Ray Kroc. Dahil sa kanya, nagsimula ang paglawak ng network ng McDonald's. Pero paano nangyari yon? Ang pagtatagpo ni Raymond Kroc at magkapatid na McDonald's ay nagsimula noong 1954. Noong panahon yun, si Ray Kroc ay nagtitinda ng milkshake mixer na hawak ng Prince Castle Manufacturer. Dahil sa usay sa pagiging salesman, nakatanggap siya ng malalaking order para sa kanyang mga mixers at talagang naging interesado ang kanyang mga customer. Si Ray ay dumating sa bahay ng San Bernardino. Bumili ang magkapatid na Mac at Dick sa kanya ng 8 multi-mixer na gagamitin para sa restaurant na nakatayo sa San Bernardino. Bumisita si Kroc sa restaurant na to at nakilala ang magkapatid. Na-impress si Kroc sa itsura ng disenyo ng restaurant ng magkapatid at nakita niya na ang konsepto at disenyo nito ay may potential na mag-expand across the nation. Nakita ni Kroc ang husay ng McDonald Brothers sa pagpapatakbo ng negosyo. Nakita niya na malinis ang restaurant ng magkapatid, moderno, dimakina at ang mga staff ay malinis tingnan. Ang salesman na si Ray Kroc ay nakakuha ng ideya na lumikha ng isang network ng mga restaurant na itatayo niya sa buong Amerika. Noong panahon yun, ang ideyang ito ay medyo hindi kapanipaniwala. Si Kroc kasi walang ganong kalaking perang hawak. Tanging tiyaga at determinasyon lang kanyang daladala. Si Ray Kroc ay nag-franchise ng McDonald's restaurant under partnership ng magkapatid na Mac at Dick. Ang bagong may-ari ng restaurant na si Kroc ay kailangan magbayad ng $950 para sa isang lisensya. Matapos i-finalize ang franchising agreement sa magkapatid, si Kroc ay nagpadala ng sulat sa Walt Disney. Para sa kaalaman, ngayon, ang franchise ng sikat na McDonald's Network ay nagkakahalaga na ng ilang milyong dolyar. Opisyal na nagsimula ang kwento ng McDonald's noong 1955. Noong time na yon, nakarehistro si Ray Kroc bilang isang kumpanya na pinangalan ng McDonald's System Incorporated. Pagkalipas ng 5 taon, napagpa siya niyang palitan ang pangalan nito at ang kumpanya ay naging kilala bilang McDonald's Corporation. Ang network ng franchise ay nagsimulang lumawak ng mabilis. Nagmula sa 4 at ito'y lumobo sa 228 na restaurant. Maraming ginawang innovative changes si Kroc pagdating sa food service franchise model. Mas nag-focus kasi si Kroc sa pagbebenta ng franchise store kaysa magkaroon ng malaking kita sa isang lokasyon ng kanyang store. Nakita ni Kroc na ang pagbebenta ng exclusive license sa large market ang pinakamabilis na paraan para kumita ang isang franchisor. Bukod doon, pinursige niya na maging uniform ang quality at services sa lahat ng McDonald's na restaurant. Sabi pa ni Kroc na kung hindi kayang impluwensya ng mga franchisee na sumunod sa ganitong sistema,
mahihirapan ang franchisor na ma-achieve ang goals nito. Ito ay pinag-uusapan na sa buong Amerika. Ang mga negosyante ay naakit na sa tagumpay ng kumpanyang McDonald's. Kaya't marami na sa kanilang gustong magpa-franchise kay Kroc. During 1960s, maraming nagsulputang bagong fast food chain na kinopya sa modelo ng McDonald's.